Alam niyo ba na nagkatotoo na yung sinabi ni Sir Snow na si Mac Bello ay hindi naman pala magtatagal sa Ross? Sayang eh, kasi yung talent ni Bello fit sa kanila. Kaso hindi maalis sa isip na kailangan ni Bello ng higher offers kasi ito ang gusto niya. Kaya naman huling season na po ito ni Bello sa Ross. Nako, nagsisimula pa nga lang huling season na niya agad sa team. Ang susunod na destinasyon ni Bello, hulaan niyo mga kuis kung saan. Alam mo yan dito sa Sports Desk Media. Pangalawang update natin, Renzo Bando may inamin kay Coach Chot at pinangangambahan na siya ay hindi makakahabol sa Gilas kasi hindi pa po siya handa at hindi rin siya kondisyon. Patay na. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kinakabahan na tuloy si Coach Chot. Ang tanong, makakahabol pa kaya si Renzo Bando? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon sa impormasyon na binigay ng Spin, si Bello ay humingi po ng malaking sahod, hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka na sa tinagal-tagal ng negosasyon kay Mac Bello, akala mo naman naka-max contract, yun pala isang taon lang. Tugma ito sa sinabi ni Sir Snow na si Bello po ay hindi naman magtatagal sa Ross. Bale pang warm up lang pala ang team na to. Dahil ang totoo, isang taon lang ang kaya ng Ross na nagbibigay ng 620,000 pesos kada buwan kung hindi ako nagkakamali. Sa isang taon na yan, para sumubok lang muna si Bello sa team na ito kasi nakuha naman niya ang kanyang gusto. And kay Coach Yeng, magandang nilalaro ni Bello sa kanila at alam niya kung ano pa ang capacity na kaya niyang ibigay sa team. Ang Ross po ngayon ay wala pang talo, 4-0. Maganda ang record sa on-tour. Ibig sabihin, maganda ang roster nila ngayon. Dumagdag pa itong si Bello. Bale ganito pala ang mangyayari. Kapag satisfied ang Ross, magdadagdag sila ng isa pang taon para kay Bello. Pero ang problema, kung ayaw na ni Bello. Alam niyo ba kung anong kasunod nito? Naghihintay lang si Balbon na matapos ang kanyang kontrata sa Ross para makuha nila ito agad. Maagang pabuyanas to ah. Ang tanong, saan team siya susunod na maglalaro? Maswerte ka Mac Bello dahil babalik ka pala sa MVP team mo. Hindi po sa Meralco kasi may MU siya doon. It's either NLEX or sa TNT talaga mismo. Pero base kasi sa impormasyon na binigay sa atin, mukhang sa NLEX daw muna ito dadaong. Ang kapalit ay yung big man daw, nakaka-trade lang din mula sa Blackwater. Obvious na ba ang clue natin? Ang kapalit ay yung big man na mas matangkad pa sa kanya. Kilala nyo na, no? So kailangan munang ma-trade ni Big Man A sa NLEX para mangyari ang plano ng kampo ni Bello. Kapag si Big Man A na mula sa Blackwater ay mapupunta sa NLEX, yan ang simula ng katuparan ng plano. Pero pwede namang direkta siya mapupunta sa TNT, no? Kaso may Big Man sila na untouchable pa sa ngayon. Magkano pa lang offer ng teams na to sa kanya? Hindi ko po alam sa NLEX pero sa TNT, 680 to 750,000 pesos lang naman kada buwan. Kung pwede nga lang aalis na agad si Mac Bello dyan sa Ross eh. Kung ito talagang gusto niya. Kung sa bagay, para sa akin maganda naman ang performance niya pagbalik sa court. Di ba nagpapabalita nag-iensayo po siya sa Hinebra Camp bago nakabalik sa PBA? Pero wala namang offers ang binigay. Hindi siguro pumasa kay coach team. Pero para kay coach yung pasado na. Satisfying naman ang performance ni Bello. Hindi talaga yung sobrang okay pero pwede na. Nag-fit lang talaga siya sa chemistry. Tsaka shooter din. Base sa highlights niya, yung 620,000 pesos, medyo sobra na nga yun eh. May salary cap tayo, 420,000 pesos nga lang yung max. Anyway, abangan na lang natin ang mga mangyayari. Baka maraming teams pa ang may kipag-agawan sa kanya. Tara, next update naman tayo. Abay, ano bang problema ni Renzo Bando? May inaamin po siya ngayon kay Coach Chot. Ayon sa kanya, hindi raw siya handa at naghahabol pa po siya. At hindi rin daw sigurado ngayon kung makakalaro siya. Inaamin niya na nagpabaya siya sa kanyang sarili at wala daw sa kondisyon ng kanyang katawan. Kapag ganito ang case, hindi yan pwedeng maglaro. Baka maging resulta lang ng injuries at pwedeng ikasira ng kanyang career sa KBL. Humihingi po siya ng tawad sa Gilas community at sa Gilas fans. Sinisisi daw niya ang kanyang sarili. Pero teka, ito naman kasing Gila sa susunod, aga-agahan naman ng pagpili sa mga players. Akala din kasi ni Abando na hindi siya mapipili kasi hindi naman siya sinasama lagi sa lineup. Actually, ngayon lang din bumalik yung interest nila kay Abando nung sinabi niya sa interview na sinayang daw ni Coach Chot ang kanyang talent. Kaya yun, na-trigger ang Gilas at pinili siya. Habang si Abando ay nagbabakasyon at nagpapahinga lang, hindi naman niya alam na may Gilas call up. Tapos, hindi pa siya handa. Ang natutunan niya ay dapat kahit off-season, magpa-condition ka pa rin para laging handa gaya nito. Kung sana noon pa nila sinasama si Abando, edi mag-i-expect na sana siya na merong call up, 'di ba? Ang tanong ay kung makakahabol ba si Abando. Makakalaro ba siya?
Ang sagot ay hindi pa po sigurado. Depende daw sa katawan niya. Nakakalungkot naman to. Pero huwag mag-alala. Pilit pong hinahabol ni Abando ang katawan niya para lang makaalaro sa World Cup. Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa inyong shoutout, abangan sa mga susunod na videos or bukas. See ya on my next vlog.